Madali lang makilala ang isang Aita na tulad ko. Kayo manggi, pango, kulot ang buhok at makapal ang labi. Madali rin makilala ang isang Pilipinong tulad ko. Magaling, masipag, mahal ng bansa at maganda ang pananaw sa kinabukasan. Ako si Norman King, Pilipino at unang Aita na nakapagtapos sa Universidad ng Pilipinas. Ito yung pinakatahanan ng mga katutubo. Dito lahat nagmumula yung kanilang kinabubuhay at dito na rin namamatay yung ibang matatanda. Bago po pumutok ang Bulkan Pinatubo, sagana po ang lugar na ito sa amin. Dito na din po ako pinanganak at ang kwento po ng aking mga magulang at maging ang aking lolo at lola na rin ay hindi sila kumukuha ng mga supply sa kapatagan. Yung buhay po namin mga katutubo noong araw, bago pumutok po yung pinatubo, parang simple lang siya. Kasi po nabubuhay lang kami na kung ano meron sa gubat at mga pananim lang. Hindi kami nag-ambisyon o wala kami mga pangarap na kung ano-ano. Basta kumain lang at tapos mapalaki lang ang mga anak. Kasabay po sa pagpapalaki, masanay din po yung mga anak sa mumuhay pang gubat. 1991, sumabog ang Mount Pinatubo sa Zambales. Siyam na oras na nagpaulan ng abo at buhangin ang nag-aalborotong bulkan. Nung pumutok yung Bulkan Pinatubo, labis na pahirap yun sa aming mga katutubo. Nalipat kami sa mga evacuation center. Kaya lang, ang buhay ng isang katutubo ay nakaugat sa lupa. Kailangan pa rin talaga nitong magtanim, magbukal ng lupa. So, pinili pa rin talaga nila na bumalik. Sa akin, sa sarili ko, ang nakita ko naman na dahilan pa kung bakit gusto ko pa mag-aral is yung kung ano yung ginawa ng tatay ko sa komunidad. Sa buhay namin mga katutubo, ang edukasyon ang salat sa amin. Doon po sa Cornerstone Mission na siya po yung sila na yung magpaaral, doon po magsimula na inisip ko, ito yung opportunity na sige, kalooban ng Diyos sa palagay ko, kago ito. Ang impluensya sa akin ng pananatili sa bahay ampunan ng Koreano, kasama ko yung iba-ibang bata, mga bata na nagmula sa ibang lugar at hindi ko rin naman kadugo. Malaki yung naging epekto nito sa aking pagtanda dahil mas naging sanay ako na makihalubilo sa ibang tao. 2004, gumraduate ako ng high school. Kaya napag-desisyonan ng aking ama na ipadala ako sa Maynila para makipagtrabaho sa isang kaibigan sa may Bangkal, Makati. Ang trabaho ko noon ay delivery boy. Pagkatapos ng isang taon, isinunod ko na mag-aral. So naging working student ako. So habang nagtatrabaho ako ng 8 to 5 sa araw, nag-aaral naman ako ng 6 to 10. At sa pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa Universidad ng Pilipinas, isa yung napakalaking oportunidad na sabihin natin hindi ko sinayang. Sa loob ng 5 taong pananatili ko sa universidad, lagi kong isinisilid sa aking isipan na hindi ako nag-aaral para makatapos lamang o magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng isang magandang trabaho. Ginagawa ko ito para sa mga kalahi ko. Maganda sa kanya kasi nai-integrate niya lahat ng natututunan niya sa classrooms at nare-relate niya to dun sa kanyang background. He's very, very creative in doing photos, mga ganun, collection of materials, lalo na yung ethnography. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Norman, nakikita mo yung problema.
mas naiintindihan mo yung nakasulat higit kaysa sa amin. Kasi nag-aral ka. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat yung pagtatapos po ni Norman ay naging malaking bahagi po sa aming lugar, lalo na po dito sa aming barangay, kasi dito po siya lumaki, dito po siya ipinanganak, at kung saan nakita po namin ang kanyang pagtatapos ay bahagi po ito ng pangarap po namin bilang mga katutubo. Sa field kami, nung tinuturo niya yung kamag-anak niya, ngayon naiintindihan namin, hindi lang pala bilang estudyante si Norman, bilang anak din, at bilang isang member ng community. Malinaw sa aking isipan kung ano yung nais kong gawin sa aking buhay, kung ano yung nais kong marating, at kung ano rin yung nais kong ipaglaban, hindi lang sa aking sarili. Lagi kong ibinabalik ang aking mga mata sa aking mga kalahi na hindi kayang ipaglaban o hindi kayang itayo yung kanilang sariling karapatan. Iyon ang dahilan kung bakit bumalik ako sa aking komunidad at pinili na ipagpatuloy yung laban ng aking ama na pangalagaan, protektahan yung aming lupa ni Nuno, dahil wala nang ibang pro-protekta nito kundi kami-kami lamang din. At sa aking pagtatapos at nasa aking puso at isipan na rin na pangalagaan ng lupaing ito at ipaglaban ito para doon sa mga bata na susunod, sa mga salinlahi na susunod pa sa akin. Ako si Norman King, Pilipino, at unang aeta na nakapagtapos sa Universidad ng Pilipinas.